So guys, ilang oras na lang po yan, mapapanood na po natin itong Gilas at Jordan. Meron pa tayo actually hangover dito sa Gilas, no? At Lebanon, kung saan nanalo nga po itong Gilas. Pero guys, alam niyo ba, usap-usapan po dito, parang pinagbigyan lang daw po ang Gilas Pilipinas. Hindi na actually nagpadala ng naturalized player itong Lebanon. At sumatotal, kulang-kulang po sila. Wala din sila Rakji, di ba? So parang sinasabi nila, baka matalo itong Gilas Pilipinas. Masusubok yung tatagpo nila. So titignan natin kung ano ba yung posibleng mangyari at ano yung sinasabi nila na tungkol dito sa Gilas, no? So eto guys yung sinasabi natin. Sinoko natin ang Facebook. Grabe, eto po yung mga lumalabas dyan. Reactan po natin to mga boss, ha? Sabi niya, dito masusubukan kung talagang patok ang Gilas team sa Team Jordan. Kasi kumpleto yung mga star player ng Jordan, unlike sa Team Lebanon. Totoo naman yun, no? Kumpleto ang Jordan ngayon, pero hindi nga, incomplete nga itong Lebanon, no? Pero wag nating isang tabi na matindi yung ipinundar ng Gilas Pilipinas, no? Actually, ininsulto lang ang Team Gilas for the sake na may ipaglaban ang Lebanon, may ipanlaban ang Lebanon kasi pasok na sila. Wala silang balak manalo doon sa game na yon kasi wala silang pinadalang naturalized player, no? So yun, sinasabi niya, parang ininsulto lang ang Team Gilas para lang daw may ipanlaban itong Lebanon at pasok na naman daw, no? Totoo naman eh. Pareho naman actually pasok na. Kumbaga wala nang bearing itong laro. Pero ang pinaglalaban po rito kasi yung pride, no? At saka siguro standing na rin. Ngayon, hindi nga nagpadala ng naturalized player. Actually, hindi na natin problema yun, no? Kung nagpadala sila o hindi, nagkulang sila o hindi. And hindi rin naman problema na itong Lebanon kung kulang ang tao ng Gilas o hindi. Parang ganun lang, no? Tama naman yon. Ngayon, ang sinasabi nga dito, ininsulto lang daw ang Team Gilas para lang maipanlaban ang Lebanon. Parang hindi naman tayo naniniwala doon, no? Kasi pride yan eh. Bansa yan eh. Bansa sa bansa yan eh. Kaya pasok yan o hindi sa World Cup. Kaya no bearing yan o hindi. Ipaglalaban mo yan. Parang ganun ang take natin. So, ayun. Well, pasok na din naman ang Jordan pero may gigil factor pa din yan. Gusto makabawi sa Gilas kaya hindi dapat i-take lightly ang team na to. Actually, standing na pinaglalaban dito. Kung ma-sweep natin ang 6 window, baka umangat pa tayo. So, totoo naman yon. Pride talaga pinaglalaban natin dito. At bansa sa bansa po yan, hindi na po pwedeng mapatumpik-tumpik ang lahat, no? Kaya sinasabi niya, insulto, hindi tayo naniniwala ron. So, puntahan natin ang mga reaction dito. So, kay Anonymous One, sabi niya, sa basketball, wala talagang bigayan yan. Dati kahit ice cream, ice water lang eh, at pop cola ang pusta, at kahit lusutan sa ilalim ng hita ang pusta, seryoso laro. Totoo yun, ha? Naranasan natin to, yung lusutan lang sa hita, di ba? Matindi laro dyan, bakbakan talaga yan. So ano pa itong bansa sa bansa, no? Hindi po pwedeng patumpik-tumpik, hindi ka po pwedeng magbigayin lang dito. Si Anonymous Number 2, iba ang Gilas with Brownlee. Jordan Heading, Amos, Perez, Thompson, Malonzo with 6'10", Junmar Fajardo and Ramos with Parks. Mas lakas ang Lebanon sa Jordan. Believe me, Gilas ang mananalo. Actually, totoo rin to, no? Mas malakas ang Lebanon dito sa Jordan. Pero ang kung makikita mo yung position, number 34 ata itong Jordan, well, itong Lebanon, number 42. Tayo kasi number 40, oh. Number 40 po tayo. So, overall standing po yan, ha, sa world record. So, parang, ayun na nga, mas matindi yung competition kapag Lebanon ang kalaban natin, eh, no? Ewan lang, ha, parang may giggle factor tayo doon. Okay, si Anonymous Number 3, maganda sistema ni Chot Reyes ngayon. Mabilis ang distribution ng bola, tsaka wala ng dribble drive. At shooter din ng mga players ngayon. Even Fajardo, improve his shooting skills. Totoo yun, ha? Tumitira na siya ng tres, ha? Matindi. And kung nakita na nga natin yung bakbakan itong huli, no? Maganda yung naging laro. Maganda yung naging takbo ng laro. At may mga tira sa labas. So parang nagbago yung sistema. Iba yung nakita natin compare dati, no? So puntahan natin to. Si Anonymous Number 5, wala na yung mga superstar ng Lebanon, boss, kasi sila El Khatib, old head na, new gen na yung mga players ng Lebanon. Yung sa atin, new gen din. Kaya huwag mong sabihin na iniinsulto kasi wala yun sa mga utak ng mga foreigner na bahala na attitude. Sa Pinay lang yan, boss. Ayun na nga, parang ganon. Hindi po pwede magbigayan, eh, no? Kasi bansa sa bansa to, pride na nakataya dito at giggle factor still nandoon pa rin. Hindi natin nakikita na pwede sila magbigayan. Hindi natin nakikita na bigayan or even magbenta ng laro, no? Wala sigurong ganun.
So, number 6, si Anonymous number 6, kulang ang gilas ng big man. Kung kumpleto ang Lebanon, malabo silang manalo. Lima daw ang key player ng Lebanon ang wala sa laban. Tingnan natin bukas, baka gagraduate maaga si Idol June Mar. At huwag magsalita ng tapos si Brownlee na hindi na kailangan si Kai. Dahil kung European team ang makakalaban nila, hindi uubra ang lineup nila. Ayan naman ang sinasabi niya, no? Kulang nga ang gilas ng big man. Actually, kulang naman. Pero alam yun, parang hindi natin naramdaman, no? Nitong sa ganda kasi ng laro, yung rotation ng bola parang nabasag talaga yung depensa at maging opensa ng nitong Lebanon, nasira nila, no? Imagine nakapagpundar tayo ng 17 threes. Record 'yon, ha? Nabasag natin ang record ng actually hindi naman nabasag, na napantayan, no? Ng Japan. So number 6, Anonymous number 6. 50-50, mukhang nagbago na, ihip ng hangin ngayon. Last year nasa 90% ang haters. 10% lang ang diehard. Pinoy nga naman, no? Grabe, no? So, mukhang nag-iba nga yung ihip ng hangin. Parang kung pagbabasehan natin kasi medyo naglilo din yung mga haters, no? Pero, syempre, depende na nga yan kung paano niya iti-take yung bakbakan mamaya. Okay, so puntahan natin si Anonymous number 7. Base sa laro ng Gilas versus Lebanon, okay naman ang shooting ng Gilas. Yun nga lang, kulang sila ng kapalitan ng June Mar. Kumbaga, mahina sa depensa. Well, sa tingin naman natin, maganda naman ang pinerform ni Mason Amos, no? Although hindi ganun katindi, masasabi natin na maganda na rin yung naging performance ni Mason Amos. Well, siguro sa ilalim, June Mar pahard doon naman kasi, no? Iba naman talaga. And si Mason Amos, madedevelop at madedevelop pa to. So, yun lang yun. Medyo kulang talaga tayo sa bigs, no? At ayun nga, wala si Japet, wala si Kai Soto. So parang siguro kung mapupulido natin yon, malamang marami tayong matatalo talaga. And si number 8, Anonymous number 8, wala naman yatang insulto doon if wala silang pinadalang naturalized player. Kasi parang tayo din yan, yung availability ng players ang problema, like Arakji injured, at isa pa, debut ni Justin Brownlee at Amos. Nasurpresa sila doon. Alam niya, totoo yun, no? Yun ang naging secret weapon talaga ni Coach Chot Reyes. Si Mason Amos at si Justin Brownlee. Matindi yung ginawa ni Mason Amos at ni Justin Brownlee. So, wala tayong masabi ron. Parang nasurpresa nga sila, eh. Parang natulala na nga lang sila. Idagdag mo pa si Heading at June Mar na wala naman dati sa unang game. Mga nga pa talaga sila at may home court advantage pa tayo. Just saying. Yun ang matindi ron, yung home court advantage. So, ibig sabihin, malaki yung bentahe kapag naglalaro ka talaga sa home court mo. So guys, ano man ang opinion po ninyo, lagay po natin sa comment section, pag-usapan natin. Para sa akin, hindi po pwedeng insulto yun, eh. Walang insulto doon kasi unang-una, bumakbak talaga itong Lebanon. Hindi naman nila kinaya talaga. Kasi nga, kulang-kulang din sila. In fairness naman dito sa Gilas, kulang din sila. Pero ang sorpresa nga doon is si Justin Brownlee at itong si Mason Amos. So guys, maraming salamat.